Ayun, hello. Hello, welcome back. Hello, good morning sa ating mga viewers today. Welcome back sa The Secret of AIMWorld Europe. Yes, kaway-kaway naman po yung mga nanonood sa ating FB Live. Ayan, kaway-kaway naman. Tingnan natin kung sino yung mga nanonood dito ngayon. Hello, everyone. Ayan. Sino bang mga nandito? Saglit. Hindi ko makita. Sorry natin. Hello, good morning sa lahat ng mga kasama ko ngayon. This is your coach, Shane. Or your apps, Shane from Barcelona, Spain. And of course, yung aking partner ngayon, wala pala siya ngayon. Ayan. So, ipagpa-comment ninyo po. Pero gustong-gusto niyang makasama tayo. Gustong-gusto niyang makasama ang muli ang mga nanditong manonood natin, ang ating mga viewers. Ayan. Na-miss namin kayo actually. Ayan. Na-miss namin itong show na to. Ayan. So, my partner, my apps partner, hindi po siya makakarating ngayon. Ayan. But I'm so sure sabik na sabik siyang makita ulit kayo. Ayan. At ganitong show. Ayan. So by the way po, this is The Secret of Europe. Ayan. So dito po ating palalabasin yung mga kasekretuhan ng bawat mga guest natin. Ayan. So alternate po tayo, like ng every session natin, alternate po training team or the Europe leaders. Ayan. So we are on our 11th episode of this The Secret. Ayan. So by the way, batiin ko muna yung mga nasa loob. Sino bang mga nandito? Ayan, nakita ko yung ating pinaka nauna kong nakitang nag-comment. Walang iba kundi ang ating VCO Barcelona, Spain, Coach Marie Bontilang. Hello, hello from Barcelona. Kaway-kaway po yung mga taga-Barcelona. Ayan, so kakaway ako kasi taga-Barcelona ako. Ayan, and of course, andito rin ang ating upline Liberty Fiorina of Paris, France. Ayan, pakitype po kung taga saan kayo guys para naman malaman ko kung taga saan kayo. Baka mamaya, nandito na lang kayo sa katabi ko. Hindi ko nalalaman yun. Ayan, of course, shout out din kay ating upline Christina Sablan from Paris, France also. Yun, ang ating VCO UK, Coach Helen Alina. And of course, andito pala yung partner ko, nasa loob ng FB Live. Ayan, so andyan po yung partner ko. Don't worry kasi ano, andito lang siya behind the scene. Ayan, so mga kasama ko po siya dito. Ayan, hello partner, Apps Raquel, nandyan ka pala. From Rome, Italy of course. Yan, si Tita Marife Alina of Rome, Italy. Yan, ang daming taga-Italy. Coach Norilyn. Ayun. And of course, andito rin. Uy, meron tayo dito. Yung bisita natin, andito rin. Coach Maricar of Madrid, Spain. Ayan, si Coach Gina Rosal of Barcelona, Spain. Dami. Yun, si Coach Julie Gatmaitan of Rome, Italy. Yun, shout out daw sa Vilim Hawks. Siyempre, hindi papahuli to ang ating upline Victor Ramilo. And of course, andito rin Coach Weng Sese from Barcelona, Spain din. Hospitalet de Llobregat daw. O diba? Ano ko yan? Kababayan dito. Ayun. So Coach, yun, Christina Amorin sa Balburo. Shout out to a Soaring Grace International family. Ayun. Ang dami nating kasama. Yan, hindi ko kayo maisa-isang lahat. Ayan, nandito rin si Coach Marilyn Velasco of Madrid, Spain din. Dami po. Ayan. So, hello po sa inyong lahat. Ayan, my beautiful upline. Yun, hindi ko pa kakawalan yun. My beautiful upline. Ayan, thank you so much. Ayan, Coach Marilyn. And of course, ayan, hello po. Mayroon ditong pogi na pumasok. May nakita akong poging-poging pumasok. Hello po to our international trainer, Sir Christian Enrile. Shout out po. Ayan, nandyan. Kasama natin ang ating napaka-poging trainer. Ayan, kailan daw ulit siya invite? Yes, sir. Next po kayo na po ulit. O, di ba?
Ayan, sir, kayo na po yung next naming ano guest. O, diba? Kasi tama po, turno na po ng ano training team. Kaya kayo na po yung next namin. And of course, yan, hindi pa pahuli ang ating upline Roda Sikat of Paris. Okay, yun, ang dami na. Okay. So, ang dami nyo po. Coach Margie of Switzerland, Coach Tommy of Italy. Yan, so, grabe, andito ang ating international trainer. Thank you so much po, Sir Christian, for being here with us sa ating The Secret. And of course, syempre, lahat ng mga kasama natin ngayon, lahat ng mga nanonood, pakishare na lang po nung ating link. Kasi magandang mangyayari ngayon. Mga, alam nyo po ba yung mga guest natin is mga bagong lumilitaw. Ayan, may lumilitaw talaga, no? So mga leaders po na talagang makikita nyo yung journey na ginawa nila sa buhay. Kaya naman, kung gusto mo na yung mga leaders mo po is mahawakan ng mga guests natin. So share nyo na po yung link natin. Ayan, so please share the link. Ayan, pasa-pasa na po dito lang sa ating FB Live. Okay, so guys, are you excited po? Gusto nyo bang makilala na yung ating mga guests for today? Okay, check ko nga kung excited na kayo. Pakitype naman kung excited na para ilabas na natin yung ating guest for today. Ayan. Meron from Snowy Finland. Ayan, meron nandito na ulit yung ating kasamang si Hartikainen, Coach Vanessa of Finland. Ang hirap basahin, Coach. Pasensya na ha, kung hindi maganda yung pagbigas ko ng name mo. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan, nandyan nga po si Sir Christian Unreale. Okay, kaya medyo ano, kakabaduhan ngayon yung ating mga guest kasi meron tayong international trainer na nanonood, di ba? Ayan, bawi na lang kayo kapag si Sir na yung ano, yung guest natin. Okay, yun, excited na daw. Isa pa lang yung nakita ko, dalawa na. Okay, so type po kung excited ka na para simulan na natin yung ating show. So the show must begin. Yun. Okay, so guys, with your further ado, ipapakilala ko na po yung ating first guest ngayong gabing ito, ngayong araw na to. But before that, please watch her video. Ayun. Okay. Tapos na. Ayun. Okay, so without your further ado, please all welcome ang nag-iisa. Ayan, ang nag-iisang Coach Gina Salazar of Rome, Italy. Pass up, Coach. Hello. Ayun. Welcome. Welcome, Coach, sa ating The Secret. Ayan. Yes. So, Coach, bigyan kita ng konting ano para mag-greet sa mga nanonood ngayon. So, good morning po. Good morning, good morning. Happy New Year. Welcome back to The Secret. Grabe. Pang 11th episode. Ako talaga. Grabe. Thank you tayo, so much. 12 na tayo po. 12 na. Ayan. Ah, 12. Okay. For thank you so much for inviting this opportunity. Siyempre, napaka-blessed po na ma-invite po ngayong araw na to sa first ng 2022 sa ating bagong New Year. Talagang buena mano, sabi nga. Wow, thank you so much of Shane. Thank you so much of Raquel sa pag-invite nyo. So, magpapakilala ba ako or... Batiin mo muna, Coach, yung mga nasa live natin. Ah, lahat ng mga nanonood sa FB Live. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa
sa lahat ng mga nakasubaybay sa The Secret today, sa ating Happy Sunday po sa inyong lahat. At abangan po natin kung ano yung itatanong ni Apshin. Siyempre, hindi pa po namin alam first time. Thank you po. Back to you, host. Okay, so thank you so much, Coach Gina. Diyan ka lang, standby ka lang kasi mamaya mag-start na yung ano, pinapainit ko na yung apoy. Okay, so okay, tawagin po natin yung ating next guest for today. Ayan, pagsasamahin natin para magkaroon tayo ng ano ngayon, na magandang balitakpakan. So with your further ado po, ayan, panoodin muna po natin yung kanyang video. Without further ado, please all welcome our coach, our VCO of Madrid, Spain. Please all welcome Coach Maricar Cubangbang. Ayun, Coach. Hello, Coach. Bati ka muna po sa ating mga viewers for today. Nakamute ka po. Saglit. Ayun. Hello, good morning po sa ating lahat. Ayun, nagulat ako, Coach, kanina nung sinabi mo na nandyan yung ating isa sa mga international trainer natin. Muntik na akong nag-left the Zoom. O, diba? Ganon. Hi, Sir Christian. Ano po yan eh? Talagang mataas ang respeto ko sa mentor natin na yan. Kasi nung in-revive ko yung aking team, isa yan sa mga talagang hands-on na nalapitan ng Soaring Grace International. Kaya ako saludo sa kabaitan niya. So yun guys, nagpapasalamat ako sa mga ano, sa mga naglakas loob, sabay ganun eh, na pumasok ngayon at manood. Kasi gigisahin kami eh. Imagine mo yun, makikita niyo kung paano kami gisahin. Diba? So salamat talaga sa support ninyo ha. Moral support yan eh. Kailangan namin ng support kasi baka mamaya paiyakin kami ng ating host Shane dito. So salamat talaga sa inyo guys, sa support ninyo at sana tapusin po ninyo itong programa na AIMWorld, diba? Europe. So, yes. Ayun, ako nga pala si Maricar Cubangbang. Yes, ayun. Wow, okay. So guys, andito na yung ating dalawang guest ngayon. Ayan, andyan ka pa ba, Coach Gina? Okay lang yung net mo? Yes. Ayun. Okay lang po, medyo ninenervyos kasi first time ko talaga tumasalan dito sa The Secret. Okay, so bago po ako mag-start ng mga question ninyo, 'di ba? Ganun kaagad, no? So, ihabol ko lang ng bate, may shout out dito, Coach Sen from Paris. Ayan. So, Paris with love. 'Yun, ganun pala 'yun. Okay, and of course, may nakita kasi ako dito, ito maganda kasi. Pagka ganito kasi yung mga comment, ang sarap basahin, 'di ba? Ayan. O, di ba? Kaganda daw ng host. Ayan. Hello po, Coach Aim. Hi, of Milan, Italy. O, di ba?
Pagka ganyan yung mga comment, pinapalakpakan yan. Binabasa yan. Okay, naghahang ba ako? Okay hindi lang. Naman, coach. Ayun. Okay naman. Parang naghahang yung laptop ko eh. Ayun, okay. So, start na tayo. Okay lang ba kayo? Okay lang ba kayo mga... okay lang coaches? Ako, coach. So, relax lang kayo kasi medyo ano lang naman. Konting painit-init lang, itutuhog, tapos i-barbecue. Okay. Tama-tama, maraming okay. Yun. Eh, okay lang po. Relax lang kayo kasi yun. So, okay po. So, mag-start na tayo guys para mas makilala namin kayo. Kasi alam nyo bang, we are so excited na makilala namin kayo. Like Coach Gina, nakikita dito sa Europe. So, syempre, hindi masyadong kilala ng iba. And then, of course, Coach Maricar na bagong-bagong nag-show up dito sa Europe because of VCO, as a VCO Madrid. Ayan. So, first, ano ko po, gusto ko lang kasing malaman, or pati yung mga manonood natin ngayon, sino po ba? Ayan. So, same question na lang po sa dalawa. So, unang sasagot, yung una kong tinawag kanina, si Coach Gina and then Coach Maricar. Ayan. O, mag-jack and poi kayo. Okay. Coach Gina na lang. Ayan. So, okay. So, Coach Gina, ayan. Sino po ang isang Coach Gina before at yung ngayon? Ano yung pagkakaiba? Ano yung right after mo? Simple lang po. Yung pong Coach Gina before is... sabi nga yung dating hindi tumatanggap ng kahit na sa community namin yung responsibility sa about sa officers, sa leadership, parang maraming mga pagbabago na isa akong sabi nga friendly pero mahiyain. Hindi ko maiano ang aking sarili, then marami akong mga pangarap pero hindi ko siya magawa, hindi ko may focus kung saan pupunta yung buhay ko noon. Pero dahil sa ngayon nandito na ako sa empowered consumerism, napakaganda po ng mga nangyayari sa buhay ko at ang Coach Gina ngayon is marami na po akong sabi nga yung process, napaprocess po yung aking sarili na makiharap sa tao, yung makapag-lead sa isang grupo na sabi nga mahirap pong gawin pero lahat po ng kaya kong maibibigay na support at tulong sa aking team at sa aking mga crossline, sa aking grupo dito sa grupo namin dito sa Global Aimer sa Rome. So ibinibigay ko po yung best ko na maibibigay sa maitutulong yun sa kanila. Ganun Laks lang naman. Po. Coach Gina, follow up question lang po coach. Pwede mo po bang mabanggit sa lahat kung ano ka po, kung taga saan ka po, kung nasaan ka, hindi ka na yata nakapagpakilala. Sobrang excited. Okay, ako po si Gina Salazar, pero kalimitan po, ang tunay kong pangalan, hindi po nila gaanong alam, no? So, nung pong nag-millionaire circle ako, i-reveal natin, i-reveal. Medyo po, kung sino po dito yung birthday is November 13, alam na this, Arcadia. Arcadia po ang tunay kong pangalan. So, I'm Batanggenya from Balayan, Batangas. At pang-walo po akong anak. Pang-walo. Sampu po kami. So, sa hirap po ng buhay, isang magsasaka lang po ang aking mga magulang. Pero sabi nga po, mataas ang pangarap na makarating dito sa abroad. Kaya lahat ginawa makarata dahil luminya sa pag-abroad, sa pag-OFW. Ako po ay 30 years na dito sa Rome. So, mahaba-haba na pong panahon. Halos mas dito na po ako tumatanda sa Rome. Pero looking yan naman, no? Dahil sa aking product. Sabay ganun. Shoutout po sa aking, ako po ay founder ng AIMWorld Dreamers, Rome, Italy, International. Ngayon po international dahil
Siyempre, pag po tayo nag-umpisa po ako dito sa room mag-isa and then siyempre founder po at itinuloy ko lang po 'yon. Ngayon po ay umaano na po yung network ko sa iba't ibang bansa. So, thanks to Easy po. At shoutout po sa aking mga team na nanonood ngayon sa M1 Dreamers at sa Team Amazing at sa The Dreamers International. Maraming salamat po at napaalam na siya. Okay, thank you so much. Back to you. Siguro makakilala niyo naman ako. Yan. Thank you so much, Coach Gina. Huwag ka muna magpaalam. Saglit lang. Marami pa. Hindi, nag-uumpisa pa lang. Umiinit pa yung ano. Hindi lang po talaga magpasalamat. Okay. So, same question din po. Pupuntahan naman natin si Coach Maricar. Ayan. So, Coach Maricar, sino ka po ba before? Before Easy Ad ngayon na nag-i-easy na. Okay, Coach. Prior to joining Easy or AIM Global, entrepreneur po ang inyong lingkod. So, meron kaming mag-asawang traditional business na pinatakbo. Pero, unfortunately, hindi siya nag-function well. Hindi lumabas yung na-expect namin. So, sa mga nagbabalak magnegosyo dyan, nako, good luck po sa inyo yung traditional business, ha? Yung parang tinakot so, na yun, ha, Coach? tinakot ko kayo kasi noon talagang grabe yung struggle naming mag-asawa dahil talagang wala nang oras sa mga dapat na binibigyan ng oras, yung pagkain namin, pagtulog namin, and of course yung unikaihan namin, kumbaga yung pangangailangan niya talaga is hindi na siya yung kagaya before na naibibigay namin kasi nga 15-16 hours kami na nasa traditional business namin. So naging empleyado rin po ako, bank employee at saka travel agent din po ako. So, yung mga ano ko na pinagdaanan ko na sa tingin ko ay at the moment, hindi ko talaga siya babalikan muna kasi nga ang hirap po ng ganun. At ang mindsetting ko naman ay iba. Simula nung nagkaisip ako, sabi ko na ganyan, hindi talaga ako magiging empleyado. So, noong inalapit sa akin si AIM Global, ang lakas talaga ng loob ko, ano yan, magkano yan, papano yan. So, kumbaga, ang bilis kong ma-convince, ano? Hindi sa ibig kong sabihin, magaling yung nag-present, kundi nakita ko kasi kaagad yung magiging future ko dito. Dahil noong may negosyo ako, guys, alam nyo ba, ini-snub ko rin ito. Kaya kayo na may mga negosyo, huwag nyo pong isnabin si AIM Global, si OVI, tsaka si AIM Globe, si Empowered Consumerism. Kasi saka ako lang siya na-appreciate nung na-bankrupt na po ako. So, doon ko lang siya binigyan ng pagkakataon. Di pa, para ang tagal kung napalipas ko ng matagal na panahon yung mga magaganda sanang nasimulan ko ng mas maaga, di ba? So, noong ano ako, coaches, noong na-bankrupt kami na mag-asawa, sabi ko sa Panginoon, it is okay na kami, we lost multi-millions, talaga millions of amount, pati yung lifetime savings namin mag-asawa because of unfortunate circumstances, ano? So sabi ko, just give us a chance, Lord Jesus Christ. Sabi ko, Heavenly Father, na talagang inaano ko lagi ang Panginoon ko eh, di ba? So sabi ko, bigyan mo ako ng another chance, bigyan mo kami ng another chance to, you know, bumangon. At saka sa pagbangon namin yon, dapat idalhin namin yung aming passion. So what is our passion na mag-asawa? That is to help other people and to bring out the best in other people. So with our business na ginagawa namin, hindi po yung magmamaterialize sa traditional business. We were able to give them honest and great services. Pero more than that, wala na po kaming maibigay na tulong sa kanila. So, nung nakita ko talaga si AIM Global na ito talaga magmamaterialize yung pangarap namin kako. Pero, ang dami din palang, akala ko ganun kadali. Na kung mapassionate ako, magagawa ko yun, no? Kaagad, diba? Walang ganun pala. Alam nyo ba, guys, na ang naging number one na enemy ko
during my first try dito, hindi yung mga tao na nilapitan ko kasi my family, nakinig agad sila sa akin. Yun ang nakakaasar. So, buong pamilya ko, nandito ka agad sila. First try ko pa lang, guys. Nakakaasar, nag-join lahat sila. So, wala na akong challenge. Ako mismo, natulaw. So, yun sinasabi ko lagi. Natulaw ako. So, that means para sa akin, yung tulaw is tulog-tulog, palitaw-litaw, tulaw. So, sana yung mga kasama ko dyan natulaw, magising na po kayo talaga. So, nasabi ko kanina na-revive kasi nga, last year lang po kami ako nagising. Kahit sabihin na natin na ang dami-dami ng napatunayan yung mga products natin. And of course, the company itself, ang dami na niyang ginawang multi-millionaires. Wala pa rin. Tulaw pa rin po ako. So, wag niyo po akong gagayahin. So, ngayon, bakit ko nga sabi ko, bakit ako yung in-invite ng mga ito? Hindi naman inspiring yung ano ko kasi nga tulaw ako. So, wag niyong gagayahin yun. Yun nga lang, ang kagandahan lang sa akin, kapag nagigising ako, very passionate ako. I really give my heart sa ginagawa ko. At saka, of course, conscience-driven tayo. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, yun ako, before and after joining Empowered Consumerism, guys. Wow, ang galing naman. Grabe, tulaw. Ngayon ko lang narinig yun. Andang word. Tulaw. Ayan. So, by the way, hello sa mga taga-Greece. Meron ako nakitang pumasok na Greece and Saudi Arabia. Ayan. Okay, so Coach Maricar, nakakaano naman yung tulaw mo. But by the way, Coach Maricar, taga saan ka po sa Pilipinas? Sa Philippines, Ilocana po ako. So, Ilocos Sur. Sa Santa, Ilocos Sur. Yan. So, Ilocana po ako. Shout out daw sa mga Ilocana dyan. Sa Ilocana at saka sa mga taga Cagayan Valley. Kasi yung husband ko, he's from Gonzaga, Cagayan Valley. So, yun. So, mga coaches, pwede bang matanong kung ano yung mother team nyo, kung sino yung uplines nyo? Coach Gina, ikaw muna po. Yes po. Sure po. Ang mother team ko po. Ang mother team ko po, actually ang upline ko po is from din lang dito best friend ko po. Pero ang aming pong mother team ay ang The Dreamers Aim ni Sir Dan Rich Hernandez. 'Yon, ang mentor Dan Rich pala. Yes. Okay, Coach Maricar, kayo po. Ako naman po sa New Blood. New Blood International. So, kay Abjan B. San Juan. Ayun. Kay Coach yes, Jan B. pala kayo. Ayun, ang galing. Kay Coach Jan B. po. Yan. So, nakwento nyo kasi mga coaches po yung buhay nyo. So, parang nandun na rin yung kung paano kayo napasali dito, di ba? So, paano nyo yung, di ba, nasa abroad tayo, yan, mga OFW, nasa Europe. So bilang OFW, paano niyo po na-manage yung time niyo? Being 'di ba, si Coach Gina, alam ko may anak 'yan. Then kayo Coach Maricar, may family diyan, may unika iha, 'di ba? Spanish tayo ngayon. Paano mo na-manage yung time niyo between the business and your family? Actually, ako po is a single mom. Sobrang hirap po talaga, pero trying my best po na maibigay ko pa rin yung time ko sa anak ko. So, at ginagawa ko naman po ito para sa kanya. So, alam naman po niya na nag-aim global ako dahil nakamulatan na niya yung aim global sa buhay ko. And namamanage ko po ito, then trabaho sa umaga, maghanggang sabihin natin 9 to 6, pero gumigising ako ng maaga para ipag-prepare siya ng lunch ng bago ko pumasok sa trabaho, and then syempre tayo OFW, talagang full time tayo sa amo, sa bahay, sa mga yung ating oras, wala tayong sinasayang, kaya yung minsan yung paghataw ko, sabihin natin na naging millionaire circle siguro ako dito sa kusina, dito sa pinaka-office ko sa bahay, pero sa banyo ng amo ko, kalimitan doon lang ako nakakapagtago pagka nasa trabaho. So,
sa bawat day off, sabihin natin, sa bawat oras na may free tayo, yun, doon ka naman eh, bago pumasok sa trabaho, doon mo gagawin yung pag-deliver ng product. Paglabas sa trabaho, doon ka rin mag-deliver. So, time management po talaga is 24 hours parang laging kulang sa para sa akin. Ganun po, napaka ano, ng isang OFW, isang single mother mom at isang entrepreneur. Wow, thank you so much, coach. Talagang dagdagan natin yung orasan, no? Kung pwede lang, no? 24 hours, kulang na hulang pa talaga. Ayan. So, Coach Maricar, ikaw naman po. Thank you so much, Coach Gina. Sa akin naman po, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi nga, yung asawa ko, yung family ko, masyado akong sheltered from them. Ayoko nang ganun sa totoo lang kasi parang, alam mo, kung sa nahihirapan, hindi ako nahihirapan. Kasi nga, nandyan sila to support me all the way. Tingnan mo yung asawa ko kanina. Nung after kong mag-share sa inyo, pasok ka agad siya sa akin, thumbs up ka agad siya. Alam mo yung mga support system ko, grabe. Kaya ako natutulaw. Kaya sabi ko nga, huwag niya ako masyadong pinapamper, huwag niya ako masyadong sheltered kasi ako. So, saludo ako kay Coach Gina. Hindi ko naman wini-wish na kami maghiwalay ng asawa ko dahil para akong pinakamalas na sa mundo kapag kami naghiwalay. Kasi di ba, gem ko yung asawa ko eh. So, ang advantage lang po sa amin talaga, yung asawa ko kasi, mientras na ako'y tulaw, habang ako ay tulaw, tulog-tulog, palitaw-litaw, siya talaga yung pinaka-consistent sa team. Kahit mag-isa siya, wala siyang pakialam, ginagawa niya ito kahit na may trabaho pa siya. So, isinisingit niya. So, ako lang naman, taga-cheer lang sa kanya. So, buti na lang, hindi niya ako hiniwalayan. Kasi sabi niya sa akin, oo, sabi niya sa akin, alam mo, mami, kung ganyan lang ako katalino sa iyo, sabi niya, give me maximum of 5 months lang, sabi niya sa akin. Ganun. Wow. Yung leto niya sa akin. 5 months lang, bigay mo lang sa akin yung talino ko, yung talino mo, pero disiplina ko, sabi niya. 5 months lang, sabi niya. Talagang, sabihin mo sa akin kung magkano yung kikitain ko. Pero sabi niya, ikaw kasi yung gifted. By, you know, you're very wise, you are very charming. Alam mo, pag-asawa kasi, ganun po talaga, coaches, ha? Kaya pinapaniwalaan ko. Oo, pinapaniwalaan ko, coach. Yun ang sabi niya, eh. Diba? Eh, sabi ko naman, sige na nga, gising na nga, Maricar. So, ako na yung nag-gising sa sarili ko. Alam niyo yan? So, kahit na ngayon gising na ako, ang ano naman ngayon, ang struggle ko talaga, wala sa outside forces, nasa sa akin mismo. So, to those of you na hindi pa pinanggigigilan ito, please lang, manggigil na kayo kasi sayang yung oras, sayang yung oras. Kasi ang pangarap natin, wala namang iba na kukuha yan kundi tayo. So coach, Shane, if you will let me sing a few lines kasi tinatanong mo ako kagabi, so, di ba? Kung paano it, eh, para lang, it, few lines lang, para yes, lang matawa. Okay. Yes, coach. Ito yes, yung, coach. Ito ay i-render ko, okay, sa inyo today. Hindi ako yung original na ano nito, singer ito, ha. Pero i-dedicate ito ng mga pangarap ninyo sa bawat isa sa atin. Okay? So, ito, ha. Hindi ako singer. Pasulyap-sulyap ka at kunwari, patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. O, di ba? Yun ang sabi sa atin ng mga pangarap natin. Akala natin gigil na gigil tayo sa kanila, pero wala tayong ginagawa. So yun yung meaning para sa akin nung ano na yun, ha. So gustong-gusto natin siyang kunin pero kulang tayo sa drive. So hindi pala dapat yung ganun. Kesa magsisi tayo sa huli na ang tagal na natin tapos tapos na pala yung ano natin, yung tiempo natin dito sa mundo, maririnig na natin yung kantang sino ako, yung hiram sa Diyos. Magpa-farewell na pala tayo sa mundo, hindi pa natin nakukuha o nagagawa yung mga gusto nating makuha, makukuha yung mga pangarap natin. So that would be unfair para sa atin. So, todo na natin, guys. Manggigil tayo, pero dapat kinukuha natin yan. Ina-actionan natin yan.
Yes. Yun. O di ba ang ganda ng sinabi ni Coach Maricar, may kasama pa, may bonus pa tayong kanta, o di ba? Yun. Thank you so much Coach Maricar. Ang swerte naman pagkaganyan yung husband, no? Sana, sabi nung comment sa ano sa FB live, sabi nila sana all. Sana all, welcome all daw, maghanap na ng asawang ano, ganun, very supportive. Kasi meron at meron. Ayun at meron. Correct, correct, correct. Ayun. So si Coach Gina kasi ilang years ko nang nakilala, pero siyempre yung mga napagdaanan niya hindi ko talaga masyadong nakikita. So can you share some of your ano, Coach Gina, yung mga tipong struggles na nangyari sa buhay mo habang ginagawa mo tong EC, yung business natin? Yes, pagdating po sa struggle, napakarami ko pong pinagdaanan pagdating dito sa ating Empowered Consumerism Edplan 2.0, dahil ang pangarap po hindi po talaga nakukuha agad diyan. Ang dami po natin talaga, kahit po sa tunay na buhay ng na ginagawa natin, marami pong, bago po natin makuha ang isang pangarap, marami po tayo talagang pagdadaanan. At kung ako po sa, ang hindi ko makalimutan din po, alam niyo po, sa journey ko dito sa Empowered Consumerism, noong 2015, kaganya noong 2015, umuwi ako ng Pilipinas. So, ipinagpaalam ko pa nga sa, siyempre, mag, 'di ba pag ang anak mo mag-grade 1 yung first day ng school, kailangan importante papasok siya. Alam niyo po ba na 2015 is kasi na na-qualified po ako sa Hong Kong trip, no, na tinarbaho ko 'yon within 2 weeks. So kailangan na po naming i-grab 'yon ng aking isang power leader ni nang Helen Alina, kasama ko po siyang umuwi. So nung 2015 po is a last chance na po namin na makasama. Talagang nagpaalam po ako sa school ng anak ko noon. Sabi ko, teacher, payagan niyo po si Gerald. Absent po siya. Masakit sa akin bilang isang ina yung first day ng school niya is hindi siya makakapasok. Pero kailangan ko pong i-grab yung ma-experience yung sinasabi ng aking upline na napakaganda ng experience na makukuha mo sa pag nakasama ka sa trip ng AIM Global. Yan po yung binibigay sa ating libreng biyahe, no, libreng trip, libreng bakasyon. Alam niyo po ba yung first trip ko noon, umuwi ako ng Pilipinas for 1 month, no, kasama ko siyempre yung anak ko. Alam niyo na papunta pa lang kami ng Manila yung aking ex. Wow. Ito na yung secret, no? Wow. May ex na yan, may ex na. Excited kami malaman to. Pwede mag-i-reveal ko ba to? Naku, Diyos ko, napakaano nito. I-reveal na yan, i-reveal na yan. Ito, no? Siyempre, hihatid kami ng aming upline, no? Hihatid kami ng ni Sir Agot, no? May sasakyan siyempre sila, no? Hihatid kami sa, para mag, kasama namin si Sir Agot noon, ilan kami sa AIMWorld champion sa Team Amazing. Ilang kaming grupo na nakasama nun sa Hong Kong trip. So nasa daan pa lang kami pa Maynila, nagme-message sa akin yung ex ko. Sabi niya, pag hindi ka pumunta rito sa Jollibee, hindi niya kasi alam na, pa-flight na ako nung papunta akong SK trip, no? So hindi ko talaga makalimutan yun. Sabi ba naman niya eh, pag hindi ka pumunta rito sa PM niya, pag hindi ka pumunta rito, yun ang pinakadapda na naranasan ko na PM niya na pag hindi ka pumunta dito sa Jollibee, magpapakamatay ako, sabi niya. Pero alam niyo po ba, naisip ko naman na hindi ito totoo. Kasi bakit naman ay pupunta ako? Kailangan ko, ganun ba talaga ang kailangan kong ma-experience na makuha ko yung HK trip? Ang daming struggle, no? Ang daming kong dapat pagdaanan na mag-desisyon ako, tutuloy ba ako o hindi. Pero na-set up ko na po ang lahat, yung mag-aalaga sa anak ko, na hindi po siya marunong mag-Tagalog, pero iniwan po siya dun sa aking mga kapatid na nag-i-English naman po sila. So, mostra-mostra lang po ang nangyari for 4 days, and then napakaganda naman po ng nangyari. Then, yung pong mister ko, hindi naman po siya nagpakamatay. Yun po yung good news doon. So, tinatakot lang niya po ako para hindi po ako tumuloy kung saan ako pupunta noon. So, yun po yung struggle na talagang
hindi ko makalimutan sa talambuhay ko nung papunta akong Hong Kong trip. Pero tuloy-tuloy pa rin po ako sa empowered consumerism. At hanggang ngayon po, talagang napakaganda pong ma-experience yung libreng travel. At syempre, yung makita ko kayo sa Barcelona, Coach Shane, ay talagang isa rin yung bigay ng empowered consumerism pagkakataon ng AIMWorld, no, na magkita-kita tayo. Yan po talaga yung napakaganda. Nakakamiss po talaga sa Paris. So nakakamiss po yung mga, yun po yung mga pangarap ko na sa hirap ng buhay, dati akala ko hindi ko matutupad. Pero dahil po sa empowered consumerism, sa mga challenges sa buhay ko, pero yung travel po na sinasabi ko nung bata pa ako na pangarap ko mag-around the world, sa empowered consumerism ko po yung naranasan. So yes. Yun po yung struggle na dapat nating malampasan. At saka yung kung nag-umpisa ako, ganon din po yung mga rejection. Sobrang dami, grabe. Mismong mga kamag-anak mo, mismong mga kaibigan mo, mismong mga kasama mo sa bahay, talagang pinagtatawanan ka. Kahit na hindi nila alam kasi, hindi nila kasi nakita kung ano yung nakita ko. Na dito ko lang pwedeng makuha yung pangarap ko. Kaya whatever it takes talaga, yung mga hirap, yung mga rejection. Sabi nga ng upline ko, sabi niya, kung gusto mo talagang magtuloy-tuloy dito, dagdagan mo yung pasensya mo. Kung mapagpasensya ka na, dagdagan mo pa. Gusto mong lumaki ang grupo mo, dagdagan mo ang pasensya mo. Gusto mong makuha ang pangarap mo, dagdagan mo ang pasensya mo at tiyaga talaga yung determination natin. Talagang kailangan natin yung passion. Kasi yun namang passion, meron na talaga ako nun sa puso ko. Kasi sa trabaho ko, kahit anong hirap na dinanas ko sa pagiging OFW, sa awa ng Diyos po, nararanasan ko yung hirap nung nag-Singapore ako dati. Sobrang hirap. Pero dito po sa Rome naman po, napakaayos naman po ng mahirap nga siya. Pero nagagawa naman po natin ang paraan lahat ng trabaho is kung ibinibigay natin ang puso natin, nagiging madali po lahat. Para din po yan sa empowered consumerism. Pag ibinibigay po natin yung puso natin sa ating pagtatrabaho, pag ibinibigay po natin yung passion natin, kahit po ganong hirap, kahit anong rejection, nagiging madali po para sa atin. Yun lang po, Coach Jane. Thank you. Yun. Nilang lang mo pa, Coach Gina, ha? Talagang parang ano, from doon sa magpapakamatay na yun, ako parang, nanonood kaya yung ex mo ngayon, Coach? Hanggang ngayon, buhay pa. Thank you so much. Yo, Obi ko, yo, Obi. Bawal daw, hindi covered. Hindi covered ang magpakamatay. So thank you so much, Coach Gina. Grabe naman yun. Ayan. So, Coach Maricar, ano, i-turn into ano ko, iba yung ano, yung itanong ko sa'yo. Kasi kanina nasabi mo, parang wala kang struggle, parang wala kang naging hindrances dito eh. Kasi more on unang sabak mo pa lang, lahat nag-joy na, parang ganun, biglang bagsak ka agad ng blessing. Yung family ko kasi, coaches, sila, ever supportive sila, very supportive sa akin. So sila na mga gusto ko na makasama dito, talagang nakuha ko sila. So ang bilis ng ano ko eh, kumbaga yung progress ko o yung development ko dito sa industry, more than a month lang, nag-GE ka agad ako, tapos nakuha ko rin yung travel incentive ng Hong Kong. Because of, you know, kasi nga, yung mga gusto ko talaga na nilapitan ko na makasama dito, nakinig sila. So, ang ano ko kasi, of course may nagre-reject, pero ang punto ko dito, yung mga gusto ko, nakuha ko. Diba? So, hindi naman importante kasi na i-reject ka ng mga hindi mo gusto. Yes. So, para sa akin, so, Coach, yun, ang ano na lang, ang question ko na lang sa'yo is ano, ano yung most unforgettable experience mo na lang? Ayan. Well, the empowered consumerism, Coach. Yes. At ano ba yung ano ba yung most unforgettable experience siguro? Siguro yung hindi namin makalimutan parehong mag-asawa noong umuwi kami ng Pilipinas na nag-attend kami ng rally ng sa ano ba to, sa Moa Arena.
So, naghintay kami doon, nandun kami, ang aga-aga namin, as in talagang super aga namin kasi yung call time is, sabi nila, alas 10, talagang before ng, alas 10 pa lang, before 10 pa lang nandun kami. So, hanggang doon sa ano na, anong oras na hinihintay namin yung mga kailangan namin t-shirt para makapasok, para uniform ba? Kasi ang pangit naman na lahat ng mga papasok ng Mua Arena, kami lang yung parang ano, di ba? Maano mo talaga, i-highlight ka pa kasi ikaw lang hindi na kayo uniform. Talaga hinihintay namin. So, naghintay kami bago namin makuha yung uniform na yan. Mga 8 oras kasi alas 6 na, magsisimula na yung ano doon, yung event. Diyos ko po, sabi ko, ganun ba yun? Pero alam niyo yun, guys, nakakatuwa yun kasi para sa akin, yung patience ko na ang tawag ko dito, parang na measure yung patience ko kasi hindi mo ako mapaghintay. Paghintayin mo ako, lalayasan kita. Diba? Kasi hindi pwede yung ganon. So doon pa lang, sabi ko, siguro baka may something dito na ano. So siguro, from there, pasensyosa talaga ako kung sa pasensyosa. Hindi ako palaaway, hindi ako magagalitin. Hindi ako magagalitin kasi itong nakikita nyo na to sa akin, what you see is what you get. Kahit dito sa bahay, hindi mo ako maririnig na sumisigaw. So yung pasensya ko sobra, pero yung 8 oras kang maghintay, mamumutla ka pala talaga. Walang oras. So ganun. So tekada lang, story short, yun yung hindi ko makakalimutan. Kasi tinanong ni Coach Shane yung hindi ko makakalimutan na ano ko dito eh. Yes, dito yes, sa yes. Sa industry. Yun lang naman pa. Ang ganda at no, saka, parang inano yung ano mo, yung patience mo talaga. Oo, coach. At saka idagdag ko lang ito kasi ma-remember ko kasi kumunin dyan si Sir Christian, parang nag-flash sa akin yung itsura ni Sir Zurgeon noon kasi noong umuwi kami, talagang gusto namin makita yung mga nakikita namin sa YouTube. So, alam nyo ba na ilang oras pa lang yung naitulog namin from biyahe, dumiretso kami sa training. Meron na akong picture with Sir Zurgeon, ang bait-bait niya. Alam mo yun, yung namumula yung mata ko. Alam mo yung ganun, sa sobrang puyat. Pero nag-attend kami ng training. Yun pala, sa sobrang sipag namin na nag-attend, ako na especially, matutulaw din pala ako. Alam mo yung ganon? So, excited. Tapos, alam mo yung ganon? Sayang. Kaya kayo guys, kapag nag-effort kayo, please lang, huwag niyong sayangin yung effort ninyo. Huwag niyong baliwalain yan. Kasi sayang talaga, mag-i-invest ka and then papabayaan mo yan, matutulaw ka lang. So, unfair para sa inyo yan. Ayun, thank you so much, Coach Maricar. Ayun. So, napakaganda ng mga sagot nyo. So, ito kasi medyo, pwede ko bang malaman kung kailan kayo nag-start dito sa EC? Mabilis lang, yung kung anong year, parang ganun. Okay. So, ako po, nag-umpisa ako noong 2012 na na-sharean po ako by Messenger dahil wala pa po akong Messenger noon, wala pa akong Facebook. So sa kapit kwarto doon nag-message yung upline ko para recruitin ako, para isali ako, para sharean niya ako ng big blessings of opportunity 2012. Then we knock out ko siya 2013 after 6 months na binigyan ako ng tanning ng aking apply ng aking best friend na pag hindi mo pinag-aralan ng uni-level step, hindi na kita kakausapin. Sabi niya sa akin. So doon ako nag-start na pag-aralan ko yung business and then i-share ko to sa iba dahil sumali lang po talaga ako by products. So itinry ko yung product. After 6 months, umipek siya sa akin and then yun doon po ako nag-start na nag-share ng products. 2013. Yun. Okay, thank you so much. Coach Maricar, anong year ka po nag-start ng EC? So, nag-join ako, coaches, December 2013. Ayun. Pero, mga ilang buwan lang po ako after hitting the travel incentive, yung GE position, ilang months lang,
tulaw na po ako. Ayaw. So, yun yun. Pero, ang hindi ko lang po talaga pinayagan na matulaw ay yung pag-consume namin ng product. So, talagang we are the products of our products. So, yun ang hindi ko talaga binitawan, yung paglaklak ng products. Pero yung asawa ko lang ang nagtuloy-tuloy mag-isa. Mientras ako, taga-masid lang, diba? Yes. Okay, thank you so much, Coach Maricar, Coaches, Coach Gina. Ito, isang ano ko lang, medyo syempre maraming nagiging curious dito kasi alam nyo naman na maraming negativity nangyari sa mundo. Okay, so we are talking about the pandemic, the COVID-19, di po ba? So, despite of the negativity, despite of COVID, syempre nag-level up kayo, tama? And you hit the top 20, which is, ayan, i-congratulate natin Coach Gina as top 20 of AIMWorld Europe. And of course, Coach Maricar as top 6 of AIMWorld Europe. So, paano nyo po yung ginawa? Paano nyo siya na-hit? Actually po, nagpapasalamat po talaga ako dahil nakasali ako sa top 20 dahil sa pandemic time po talaga medyo sa pagdating sa online, napakahina ko po talaga. Pero yung po, dahil nga po na tuloy-tuloy naman po tayo sa pag-share by Facebook, sa ating messenger, sa mga na-create na nating grupo sa Pilipinas dito, syempre yung product movements po ay nagtuloy-tuloy na. So, kahit ako po, tuloy-tuloy naman po akong nag-share kahit nga tayo nag-lockdown, doon ko po na napatunayan na talagang napakaganda po ng ating product dahil knock on wood, kahit 2 years na po na dumadaan tayo sa ganitong paglaganap ng pandemic, ng sakit, pero salamat po sa Diyos dahil talagang napoprotektahan po kami po ng anak ko, hindi po kami nawawala ng kwintas. Dahil talagang ito po, I believe na nakakatulong po talaga ito to protect the viruses sa airborne disease. No? Talagang ang anak ko po ay talagang mula ng 2016, ito po ini-invest na namin mag-mami, mag-ina, na talagang hindi kami nawawala ng laman ang loob ng aming kwintas. At talagang yun din pong pagtitik namin ng product, lahat ng lumalabas itong Ultra H2, lahat yan. Ginagawa po namin yung product movement. Sineshare ko rin po sa mga amo, sa lahat ng mga... Siyempre, kailangan natin proteksyonan unang-una sarili natin at mga pamilya natin at mga amo natin na i-share din natin yung mga product natin. So, malaki pong naitulong sa akin ng pandemic time talaga ang empowered consumerism. Dahil sa pinuhunanan ko po noon ng 7980, alam niyo po ba, nung 2 years na nag-pandemic, doon ko nakita na mas nakaka-encash po ako ng euro dahil nag-euro account tayo. Kasi sabi ko, wow, grabe, ibang klase talaga ang empowered consumerism. Dahil kung ang ibang negosyo, nung time na yon nagsasara, tayo kahit nasa bahay, malaki po talagang naitulong. Dahil kahit tayo nasa bahay, nakapag-encash tayo ng euro dito sa ating mga BCO. So salamat po sa support ng ating BCO Ninang Helen Alina, ganun din po sa BCO Mel Caetano. Sila po yung mga nakatulong sa akin na makapag-encash ako ng euro. So yun po yung napakaganda sa ating business. Kahit may pandemic, nakakapag-encash tayo. Na malaki ang naitulong sa ating mga bayarin, sa ating mga budget na kailangan bayaran kung tayo nag-stop ang trabaho dahil tayo naka-quarantine 2 months. Isipin niyo yung 2 months na tuloy na nagbabayad tayo ng mga bills. Ganun po yung buhay natin dito sa Italia. Sabi nga sa abroad na ako may apartment, tuloy ang gastos ng gas, ng ilaw, ng lahat kailangan mong bayaran monthly. Pero dahil po sa empowered consumerism, talagang nagpapasalamat po ako. Napakalaki pong tulong talaga sa pandemic time na ito na nakatulong po yung budget sa aming mag-ina. So, thank you so much. Yung po yung maganda. Wow, thank you so much, Coach Gina. And of course, Coach Maricar, how did you adapt paano mo ginawa? Paano ka naging top 6? Diba, ang daming na-curious kasi bagong litaw. Kung may tulaw, may litaw. May litaw.
Yan, diba? Tama yan, coach. So, si Tulaw lumitaw, oh, diba? Ayun, first of all, gusto ko talagang pasalamatan yung asawa ko na talagang nangalabit sa akin. Oh, diba? Ay, talaga palang parang si, ano, si husband yung ating i-guest ngayon. Oo, yun dapat ang i-guest ninyo, diba? Kasi sabi niya, hindi niya ako talagang pinilit na, alam niyo yun, na gawin ito. Kasi, sabi ko nga, AIM Global Empowered Consumerism is not our bread and butter, pero it is our heart and our soul. Kasi dito nga na ilalabas o na i-implement yung aming passion na mag-asawa. So sabi niya sa akin, Mami, please, sayang. Alam mo yung ganun lang. Yan lang yung kalabit niya sa akin eh. Mami, please, sayang. At di humataw na po ako January, oh, 'di ba? January of last year, oh, 'di ba? So nagising na po ako doon. So yun na po yung result ng pangangalabit po ng aking asawa at ako naman po yung nagpakalabit. Ah, diba? Nagpakalabit. Ayan, tapos, ano kayang kalabit yun? Tapos, ayan. Tapos ang mama ko po, coach, siyempre ang mama ko talaga, sabi nga niya, you give me pride and joy. I'm so happy for your achievement sa buhay kasi in everything you do talaga nag-e-excel ka, sabi niya. So sabi ko, sige nga, talagang gatungan ko pa yung ano sa akin ng aking ina. Kasi iba kapag napapasaya mo yung magulang mo. So yung parents ko, masaya sila sa mga nagiging achievements ko. Kaya sabi ko, sige na nga. Gawin ko talaga ito. Ayun. So last year pala, talagang yung Tulaw, nagising si Tulaw, kaya lumitaw. O diba, ang dami nating word for the day. Diba, coach? Galing, galing, galing. So yun, so coaches, syempre we all know na may mga team na kayo, diba? May mga malalaking team na kayo, may grupo. So, ano yung pwede nyong magawa or ibigay sa team? Or paano nyo sila pwedeng i-guide para maging katulad din ninyo as a successful one? Ako po, ang maibibigay ko lang po sa team ko, thank you so much sa AIMWorld Dreamers. Hindi ko po makukuha ang lahat ng achievement, ang lahat ng success na nakukuha ko ngayon na kung wala kayo. Gayun din po, ang gusto ko pong ma-share sa inyo, gawin lang po natin ito with all our heart. At ang maibibigay ko po sa inyo, eh, kaya ko po namang tumulong sa inyo kung ano yung kaya kong ma-guide sa inyo. Kung yung determination po, eh, kailangan po talaga nating maging determinado tayo sa ating goal. Kasi alam ko po naman na ang mga team ko po is, ang maganda po dito, yung pong mga nagiging mga ka-team ko, na talaga po sila may ano din po sila para sa sarili nila na makuha nila yung kanilang mga goal. Sabi nga, ako po, kung ako nag-work ako without my, sabi nga, yung upline, yung pong mga team ko naman, example, na nasiran ko sila, no? Then, tinuruan ko nung umpisa, and then, after that, mas magagaling pa nga po sila ngayon sa akin. Yun po ang totoo doon. Talagang hindi po totoo na yung pong iba na ang sinasabi na ang yayaman lang dyan is si upline, hindi po totoo yun. Sa akin po, ang mas mayaman po yung aking downline. Parang kilala ko yun na. Napakagaling po. Sabi nga po, yun po yung totoo. Kasi I congratulate po my power downline, my success line ni Nang Helen Alina, dahil top 5 po talaga siya. Ako po top 20. Kaya ang success po natin, wala po yan sa upline. Nasa kamay po natin yan kung gaano natin gagawin. Kung paano natin ihahataw ang ating pangarap. Kung paano natin pangkan. Kasi kung nakita mo na yung kung anong ibibigay sa iyo ng empowered consumerism ng EdPlan 2.0, gawin mo na, itodo mo na, ibigay mo na. At kung ako naman po ay hindi ko kayang maibigay sa inyo ang lahat ng guidelines, kaya niyo po yan. Wala pong makaka-andyan kundi yung sarili nating pangarap. Yung sarili natin kung paano natin ipo-force you. Kahit ako force ako ng force, kung ayaw naman, marami po akong downlines na gano'n na tulak ka ng tulak, ayaw naman. So wala po tayong magagawa doon kasi kung hindi po nila talaga nakikita at hindi nananalaytay sa kanilang dugo ang empowered consumerism,
imposible po. Kaya kung kailangan mo kong gawin, gawin mo with passion. Gawin mo na may pagtulong sa kapwa. Yun lang po yung, alam niyo po, napakagaan pong gawin. Hindi po, sa lahat po, sabi nga po, sa lahat ng mahirap, eto po yung pinakamadali. Ang empowered, yes, consumerism. Yes po, kasi kung ibibigay mo talaga, dito makikita mo yung pangarap mo kung gaano kadami na po ng nabago ang buhay sa empowered consumerism. Kung gagawin din po natin yan, alam po ko na iisa po ang pupuntahan natin. Kaya panghawakan lang po natin kung anong merong maibibigay. Sabi nga po lagi sa atin ng ating mahal na CEO, Dr. Ed, trust the process. Correct. Yun po talaga ang lagi. Kung pag ako po medyo na feel down ako, maisip ko po si Doc Ed, trust the process, go lang po tayo. And this is the big blessings of opportunity po talaga para sa atin, para makuha natin ang ating mga pangarap. Thank you so much. Wow, thank you so much, Coach Gina. Ayan, so bigyan naman natin si Coach Maricar ng kanyang sagot. O diba, parang may ano tayo. Q&A talaga, no? Q&A talaga, no? Only have 1 minute to explain. Parang ganun, no? Coach, oo. Yun lagi kong sinasabi sa kanila, kaming mag-asawa actually, lagi namin silang sinasabihan na talagang hindi namin sila iiwan. Yun ang totoo. So, iiwan na nila yung sarili nila, pero kami, hindi pa namin sila iiwan. Alam niyo yung ganon? Ganon katindi yung belief namin sa bawat isa sa kanila. So, lagi namin sinasabi na powerful sila, na naniniwala kami sa kakayahan nila, at ang daming paraan para sila lalong lumakas dito sa industriya. Kasi nandyan ang management na napaka hands-on sa ating lahat na members, na distributors nila, okay? Nandyan yung mga trainers natin na ang sisipag para umalalay sa atin. Sabi ko, samantalahin natin sila. Plus the fact na kami talagang iniisa-isa namin sila kung ano yung mga kailangan naming itulong sa bawat isa sa kanila, kung saan sila malakas, kung saan sila mahina. Lahat yan, lagi kaming nagbe-brainstorming. Pero sabi ko nga, kahit gaano pa yung kagustuhan namin na sila, hindi namin bibitawan. Kung sila bibitaw na, kumbaga, sa mga pangarap nila, kasi pwede naman nilang pwede silang mag-success sa kahit na anong field, ano? Pero kung ito talaga yung gusto nila, abi talagang iisang ano kami, iisang frequency kami. Iisa yung talagang hakbangin namin, so magkakasundo kami. So hindi naman pa sila bumibitaw. Pero ang panakot ko sa kanila para hindi sila bumitaw, ano yun? Natakot ko talaga sila. Ayun, nakikinig sila. Nakikinig, tinatakot ko lagi, sabi ko. Aba, sabi ko, ako'y hindi natutuwa sa mga recognitions ko. Kasi alam ko, I know my capacity. Pero kako, alam nyo doon, ako iiyak, sabi ko, kapag kayo na, yung nare-recognize, ng kagaya ng mga recognitions ko, doon mo ako mapapalakpak, doon mo ako mapapangiti, mapapasigaw. Kasi gusto ko kayo naman. Ngayon, kung hindi ninyo gagawin ito, anong magiging resulta ng mga pangarap ninyo? Yung mga pangarap nyo ba na ang dami-dami, makukuha nyo sa employment? Kung makukuha nyo ang sagot, oo, dyan na kayo. Huwag nyong gawin ito. Huwag nyong gawin, please lang. Huwag nyong gawin kasi nga mahirap. Pero kung mo sabi ninyo, dito nyo makukuha yung pangarap nyo, pagtulungan natin. Let's hold hands. At literal yun. Kumbaga kami, binded kami with the heart. Pare-pareho yung adhikain namin. So wala talagang iwanan. Yun yung masasabi namin para sa kanila. At alam nila yun, napifeel nila. Alam ko sana. Yun, guys. Sorry, yes, Grace. Thank you talaga. Thank you so much, Coach Maricar. Ayan, walang iwanan. Ayan, at wala rin takutan. So, ayan, no, may takutan na. Grabe, oh. Dami nga kanina, dami na nag-comment na ano, sana may mga labit din daw na ano, na asawa. Tapos ngayon, sana may manakot din apply, no, di ba? Parang ganun. Okay, so thank you so much, mga coaches. Ayan, so, actually, kanina po, ayan, sa mga viewers natin, may pinagawa ako sa kanila. So, pwede nyo ba ipakita yung inyong, ano, yung flashcards? Ayan. Ayan, so may konti tayong game.
Ayan, may pa-game tayo ngayon. Mabilis lang kasi ano, konti na yung time natin. Ayan, sabi ng director, oy, ano na kayo? May panibagong episode ng susunod. May show na. At alastas na tayo. Publicity. Ayan. Okay, so konting ano lang tayo. Game. Ayan. So, you as upline, okay. Coach Maricar, I'm so curious. Yung hobby mo po is downline nyo or upline nyo? Siya po ay aking downline. Ah, yun pala. Kasi, submissive husband po siya. Yan na sana yung invitahan namin eh. Parang ano na muna kaya. Siya dapat. Okay, coaches. Okay, ready po ba kayo? Paki, ano, yung, so bali yung games natin, hindi naman actually siya game. So may isang questions lang ako. And then itaas nyo lang yung flashcards nyo. Yan, para wala muna tayo, ano, flashcards lang itataas nyo. So, you as upline, okay po? Kasi syempre may grupo na kayo, napag-usapan natin, may grupo kayo. So, ikaw as upline, okay? Ang sagot, ikaw. You consider yourself as upline. Okay. So, first question ko is, sinong unang nakakaalalang tumawag or mag-PM? Si upline or si downline? Ayun. Oh, diba? Yan ang mga good example ng mga upline. Okay, thank you so much po. Ayan. Sino sa mga every time na may meetings or Zoom na katulad nito, sino yung unang dumarating? Si upline or si downline? Oy, si upline. Aba, si upline. Mga ano talaga to? Mga best example na upline kasi mga first timer palagi. O, diba? O, ito na lang. Sinong mahilig man libre? Aba, si upline. Nanilibre din naman ako. Kaya lang isa lang yung downline ko na mahilig man libre. Ayun. May downline daw na mahilig man libre. Parang kilala ko yun. May ano pa talaga? May paliwanag. Sana all malibre. Sana malibre din ako. Ayun. Sana yung ganitong mga nag-host nililibre din. Ayan. So, asahan ko doon sa ano. Parang walang nag-react. Sana may man libre din. Walang nag-react. Di ba? Libre kita, coach. Pagpunta mo Madrid, Coach Shane, libre kita. Ah, sige po, bukas punta akong Madrid, mag-Jollibee tayo. Coach Gina, mag-Jollibee din tayo. Dito na lang sa room. Ayan, mag-Jollibee tayo. Okay, so okay, next po tayo. Sinong mas powerful sa inyo? Si upline or si downline? In general po ha, in general downlines. Yan. Ah, in general. Siyempre, power si upline. Naksumon. Ito na lang. Puro upline, no? Parang talagang kawawa naman. Nasaan na yung mga downlines na nanonood dito? Hindi na may power downline din ako, ah. May powerful downline din ako, ah. Ayun. O, parang dalawa, no? Ganon. Okay, ito na lang. Sino ang mas pasaway? Oy, parang nag-isip. Si upline o si downline? Wala nang pasaway. Yung din naman, mababait naman sila sa totoo lang. Mababait naman eh, walang pasaway. Ayun, parang wala yata ang pinakita ang ating Coach Gina. Sinong sa'yo, Coach Gina? Wala naman pasaway eh. Ah, wala pala. Lahat kayo talagang very mababait. Ayun, ano, walang pasaway. Ayun, so, ito last question. Sino mas maganda sa inyong dalawa? Ah, sorry. Parehas. Parang magpa-flashcard talaga si Coach Maricar, oh. Ayun, so thank you so much talagang ano, nag-enjoy ako ayan. So kahit si Coach Gina, matagal ko na siyang kilala pero merong pang mga talagang napulot ako sa kanya mga senior ngayon. Si Coach Maricar, ayan, thank you so much. Ngayon lang kita nakilala po. Pero talaga namang marami kaming natutunan yung mga word of the day natin ngayon. Ayan, may mga tulaw na tayo ngayon. Kaya mga guys, wala nang tutulaw-tulaw. Kasi pag tutulaw-tulaw, hindi nyo makukuha yung nakuha niya. O, di ba? Ayun, so we enjoyed it. Thank you so much, coaches, sa mga manonood. Ayun. Si upline daw pasaway. Oy, bakit may nagko-comment dito si upline pasaway? Nako, parang ano, Coach Gina, si Coach Helen to eh.
O diba? Nasyasyaweran pa kami. Ayun, pero may bumawi, Coach Gina, don't worry, kasi nasyasyaweran mo daw sila, mga cross line sa generous mo. O diba? Binawian bigla. Ayun. So, thank you so much. Ayun, powerful daw. Coach Evangeline, nandito rin. Coach Evangeline. Coach Maricar, ako ang kumukuha ng lakas. Wow naman. Okay, so thank you so much, coaches. But before that, ayan, bago ipalabas muna natin yung video na our thankful video para sa inyong dalawa. Thank you, Coach. Thank you. Yan. Coach Gina, thank you so much. Ayan. Wow, thank you so much. Of course, ayan. Coach Gina, ayan, bago kita pakawalan, I just want to mag-request kami ng message from you. Your best message para sa lahat ng audience natin nandito. Yan, may bagong pasok din si Coach Lucino, andyan din ang Norway. So we are all over the globe na talaga. Kaya gandahan mo yung best talaga. Di ba? Ayan. So, thank you so much. The floor is yours. Yes. Thank you so much, Coach Jane. And thank you so much to all na narito sa The Secret at sa lahat ng makakapanood nito. Sobra po akong nagpapasalamat dahil na isa po ako sa, sabi nga, yung God knows the best for you. Yun po yung naano ko na kung meron po tayong pangarap, kung meron po tayong gustong marating sa buhay, mabagong buhay, alam niyo po ba kung ikaw na narito ka na sa empowered consumerism, gawin mo na. Give your best. Bigay na po natin ang ating best, bigay na po natin ang ating puso. Huwag na po tayong maghanap ng ano pang dahilan. Sabi nga, wala nang dahilan para hindi natin ito gawin dahil alam niyo po ba, ito na po yung sa pagkakataon ngayon ng mga time of pandemic, wala na po tayong ibang magagawa o ibang hahanapin pa maitutulong natin sa ating kapwa ang ating mga products, the best. Ang kung ano po yung dala ng OB, the best na rin po ito para sa atin. At kung ano po yung gusto nating itulong sa ating kapwa para yung mga may pangarap na kagaya ko, ha? Gusto po nalaga nating isang OFW na marami po yung nagsasacrifice na malayo sa mga minamahal sa buhay. Marami po yung nagsasacrifice na gusto nating makauwi ng Pilipinas. Gawin na po natin. Huwag na po nating hintayin na huli na ang lahat. Then saka natin sasabihin na bakit hindi ko siya ginawa. Kaya nagpapasalamat po talaga ako na ibinigay sa atin. Ang empowered consumerism. Kung ikaw narito, ibig sabihin you are blessed. We are blessed na narito tayo. Kaya yung blessings natin, i-share po natin. Yung blessings natin na ibinigay sa atin, maging center po tayo ng blessing. I-share po natin. Huwag po tayong magsawa na kahit po anong rejection, kahit po anong challenges ang dumating sa atin, tuloy-tuloy lang po tayo. Hanggat hindi po natin nararating ang finish line. Alam niyo po, yung finish line natin is yung success. Kung ikaw gusto mong mag-success, kung gusto mong makuha ito, kailangan po natin ang dumaan talaga sa process. So, ang process po is, isa na po itong mga nangyayari ngayon, yung pandemic time. Isa po ito sa process na kung talagang alam mo kung anong pangarap mo, alam mo kung ano ang deepest way mo, makatulong sa kapwa, makatulong sa ating pamilya, huwag mo nang sayangin ng oras. Share lang po tayo ng share. Wala na po tayong kukuning dahilan. Wala na po tayong sasayangin. Kaya give your best na po. Gawin na po natin to na maging isang inspiration po tayo na madala po natin yung, hindi po yung inspiration lang na
ikaw rin na nandito ngayon ay maging inspirasyon ka din. Na sana po sa araw na ito, yung pong aming mga na-share na journey ay maging inspirasyon nyo rin po at ikaw din mismo magawa mo at maging isa ka din na inspirasyon ng ating mga susunod pa sa atin. Alam ko po na hindi ito ibibigay sa atin kung hindi ito para sa atin. Ang pangarap po natin, makukuha natin by Empowered Consumerism, EdPlan 2.0. Kaya sabi ko nga po, siya na ang forever ko. At maging forever nyo rin. Wala pong, bilang upline po, nandito lang po ako. Nandito lang po lagi ako para sumuporta sa inyo, maibigay kung anong kaya ko. At sa aking mga crosslines, sa Global Aimers, sa lahat ng mga kapamilya sa Empowered Consumerism, I'm always ready po naman na makatulong sa inyo kung ano yung kaya ko. At tayo po, narito tayo, lumalaki ang ating mga grupo, lumalaki ang ating mga, lumalalim ang ating samahan. Bigay po lang natin, i-share lang po natin yung potential na binigay sa atin ng nasa taas. Sabi nga, Lord knows. Binigyan niya tayo ng kanya-kanyang potential, binigyan niya tayo ng kanya-kanyang blessing, share lang po natin to. And give thanks always. Maraming salamat po. Humble daw lang po tayo. Kung ano man po yung nararating natin, kung ano man po yung nakukuha natin sa ating mga pangarap, let na maging daan po tayo para sa iba. Marami pong salamat. At back to you, Coach Shane. Gina Salazar po from Rome, Italy. Yes! Thank you so much! Ayun, nasaan na, ayun, tanggalin natin ang spotlight, ayun. Okay, thank you so much, Coach Gina. Talaga namang kami ay natuwa, maraming nag-enjoy, maraming natutunan sa mga kwento ng buhay mo and of course, sa journey mo dito sa ating business. So, thank you so much, Coach Gina, kasi binigyan mo kami ng time para makasama ka namin at makilala ka namin ng more deeper pa. Ayan. So, thank you so much, Coach Gina. And of course, ayan. So, for you, Coach Maricar, this is our thankful video for you. Yes. Okay, thank you so much sa ating techie for today. And of course, Coach Maricar, hingan ka rin namin ang iyong best message para sa ating mga manonood ngayon. The floor is yours, Coach. Ayun, coaches, actually nasabi na rin ni Coach Gina yung mga magaganda sana na may parating nating mensahe sa ating mga kasama sa industriya and of course maging sa mga hindi natin kasama, ano. So, ang sa akin lang talaga, huwag tayong papayag na parang dumaan lang tayo dito sa mundo na nag-fashion show. Kailangan kapag maalala tayo ng mga nakakakilala sa atin at kunwari wala na rin tayo sa industriya o di kaya dito sa mundo, di ba? Makapag-iwan tayo ng magandang legacy sa kanila na alaala na sino ba tong taong to. So, kapag sinabi na sino tong taong ito, ibig sabihin marami siyang natulungan, marami siyang na-inspire, marami siyang na-motivate, at marami siyang napabago pa o na mas napaganda pa ang buhay. So, sa akin lang, let's all make our parents, our spouses, our family, our children
proud and happy sa mga nangyayari sa atin, especially yung ating omnipotent ang Heavenly Father na nakatingin sa atin. Siya yung talagang pagpalakpakin natin sa mga achievements na nagagawa natin. So yun yung pinaka importante. And of course sa atin naman, sa mismong sarili natin, wag natin hayaan na tayo ay manghinayang sa panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon at sabihin natin, sayang, dapat itinodo ko na, sayang, dapat ibinigay ko na pala lahat kasi ang meron pa ako dito eh na nakatago pa. So ilabas na yan. Panggigilan natin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin, especially yung pagtulong sa kapwa, and this is the proper platform to do that. So if you really want to help other people and to bring out the best in other people, talagang sumakay ka na sa In Global's Empowered Consumerism sa OVI, guys. So use the platform, use the program, use the company, kasi dito talaga magmamaterialize yung mga pare-pareho nating passion o gustong-gustong gawin sa buhay para sa ating kapwa. So thank you sa pakikinig ninyo sa amin, guys, and we enjoyed a lot. Sana kayo din may napulot na mga aral from all of us here sa host natin, si Coach Shane, kay Coach Gina, very powerful at mabait na leader. So sana, guys, meron kayong natutunan na pwede ninyong baunin habang nilalakbay ninyo etong journey natin pare-pareho. So we will see you all on top. Thank you, guys. Yes, bigyan naman natin ng big round of applause ang ating mga guests for today. Thank you so much, Coach Maricar. Thank you so much kasi pinagbigyan mo kami kahit on the spot talaga biglaan, di ba? Okay, so thank you so much. Ayun, sana all pwede ng on the spot, di ba? Biglaan. Ayun, and of course, thank you so much din, syempre, ang ating Coach Gina. Ayan, so napakalaki ng grupo niya, napakalaki ng organization nila sa Rome, Italy. So shout out sa kanyang organization. Ayan, and of course, Coach Maricar, thank you so much. Saludo kami sa inyong dalawa. Okay, so guys, ayan, magpapaalam na yung dalawa. Kasi po masyadong mahaba na yung natin, but we will see you. May part 2 pa po ito. Ayan, kasi medyo hilaw pa yung pagkakaluto. Sabay ganun, no? wala pang ayan. Pero nag-enjoy po ang lahat. Nag-enjoy po kami. So thank you so much po. Thank you so much, guys. Thank you. Bye-bye po. Thank you. Ayan. Okay, so nag-enjoy ba kayo? Ayan, guys. Nag-enjoy ba yung mga nandito sa ating FB Live? Ayan, so thank you so much kasi nandyan kayo palagi. Thank you so much kasi always sumusubaybay dito sa aming The Secret. Ayan, so abangan nyo po yung ating next episode. Ayan, so syempre nakita nyo kanina na pumasok si Sir Christian. And of course, sinabihan na natin siya yung next ulit para yung part 2 ng kanyang nabitin daw kasi si Sir Christian. Ayan, so kulitin natin kung pwede siya by next The Secret. Okay, so abangan nyo po ulit yung ating next The Secret. And of course, konting updates lang po. Ayan, by next Sunday, abangan po natin yung The Eurostar Talk. Ayan, so syempre alternate po kami every Sunday. The Eurostar Talk and The Secret, alternate Sunday. And of course, huwag po kayong mawawala every Monday and every Tuesday, every Thursday. Monday and Thursday, 9 p.m. Europe time. Ayan, so sa Pilipinas po yon on the next day na 4 a.m. Okay, so wala pong mawawala kasi it's an OVI presentation and maghakot na po ng mga invites. Kasi mga trainers natin, mga international trainers, yung mag-present po. Ayan, di ba? Mas maganda, powerful. Ayan, so mas maganda, hakot din tayo. Di ba? Kung pupunta tayo, hakot din tayo. Okay, so wag po kayong mawawala. And of course, ayan, see you po sa ating next episode of The Secret. So this is your Coach Shane. And of course, in behalf of my Ops Raquel, ayan, nandito po kami sa ating The Secret, na which is, The Secret will always be revealed. Thank you so much, guys. Thank you so much sa panonood. Thank you so much sa lahat. We love you.
Ayan. Love, love, love. Thank you, thank you. See you on our next episode. Bye!